Si Fatima Zahra Kait nga po ang bagong kinoronahang Miss Universe Morocco noong isang araw. 3 days ago pa lamang siya nakukoronahan, pero sa kanyang pagiging Miss Universe Morocco ay may kontrobersya agad na bumalot sa kanyang pagkapanalo, sapagkat may isang kapwa niya kandidata ang may sinabi na may anomalya nga sa naging koronasyon sa Miss Universe Morocco. Sapagkat isang kandidata nga ang nagsalita laban sa pagkapanalo ni Fatima at sa buong organisasyon. Ito nga ay si Salma Siri. At nagpost nga siya sa kanyang social media account. At dito ay sinabi niya na isa siya sa 4 na may pinakamataas na kuhang boto, pero hindi siya nakapasok sa top 17 finalist. Alam din nila na ang top 17 na ito ay tinawag ng organisasyon bago pa lamang matapos ang botohan. Sinabi ni din si Salma na may isang hurado ang nagpost sa kanyang IG story na iboto ang 2 kandidata na dapat daw ay maging patas siya, sapagkat isa siya sa hurado. At alam na daw ni Fatima na siya ang mananalo kahit nasa Paris pa siya. At kagabi nga ay may nangyari kay Fatima Zahra Kait. Siya ay naaksidente at nag-withdraw na nga bilang newly crowned Miss Universe Morocco. Siya ngayon ay nasa hospital at naka-plaster ang kanyang paa, at hindi na nga siya makakalaban pa sa Miss Universe sa Israel. Siya naman ay agad na pinalitan ng kanyang first runner-up na si Kotar Benhalima. Hindi na rin ipinaliwanag or idinetalye ng director ng Miss Universe Morocco ang nangyaring aksidente kay Fatima. Pero ang maraming nagsasabing mukhang hindi naman ganoon kalala ang naging disgrasya ni Fatima. Si Fatima pa rin ang nagpasa ng corona sa kanyang first runner-up na si Kotar. Ang Morocco nga ay muling sasali sa Miss Universe pagkatapos nga po ng 40 years. At ngayon nga ay may kontrobersya agad sa kanilang patimpalak. Ano po ang masasabi nyo sa isyu na ito? Mag-comment lang po kayo below. Nawa po ay naibigan nyo ang video kong ito. Mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel para sa latest pageant chika. Maraming salamat po sa panunood.